the best. Itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy. The best buddy. The best buddy. Mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong simbahan, mga buluhaton ug ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon ug sa mga bag-ong katikaran, sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang Giya sa Pagtuo sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barretto. Thursdays, only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated, exclusive distributor of Mitsubishi Motors, serving you for 38 years. Here now is Brother Al Barretto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 21 ng Verbum Dei. At tatalakayin natin ngayon ang ikalawang aklat ni Samuel. Bago po natin umpisahan ang aklat na may pinakamalapit na paglalarawan sa ating mga sakramento sa lumang tipan, nais ko lang magpahayag ng ilang saloobin kung paano ko hinahanda ang bawat aralin. At the start of the week, after each lesson is transmitted to DXGN, sa ating mabait at masipag na technician na si Brother Dexter Amores, mag-start na akong mag-review sa susunod na aklat with the help of my assistant, Miss Sara May Sotomil, who would start gathering additional materials and commentaries gawa sa pinakasangguniang aklat na ginagamit ko, which is the New American Catholic Study Bible. I always find it so challenging kung anong approach ang gagamitin ko. I-dramatize, like quoting the words from the characters, or just narrate the essential parts of the book. Pwede rin kombinasyon ng dalawa. Depende kung anong paraan na sa tingin ko ay mas magiging malinaw ang mensaheng nais ni Lord na madinig ng tao. Kung maayos ang pagkakabahagi, tiyak si Lord ang kumilos. Kung di naman, eh ako na yon. Wala po akong set pattern na sinusunod, except for the four parts set up or guide na itinuro sa akin ni Ate Annie Libres to keep track on time and always introducing myself and the station for the benefit of the late tuners. May mga panahon na nagigising ako sa hating gabi sa nakagawian kong pakikinig ng iba't ibang mga speakers na dina-download ko sa MP3 and using earphones in my sleep. Minsan naman, when I'm attending mass with my wife or while doing my exercises, believe it or not, pumapasok sa isip ko ang ilang mensaheng nais na tukuyin ng Diyos. And when it comes, I will write it down right away. Kahit anong oras, may panahon rin na nahihirapan ako, ayaw umusad ang aralin. Kahit sa paghahanap lang ng mga awit na angkop sa istorya, somehow, nadidiscern ko na concerned si Lord. Kaya minsan, biglang bibilis ang daloy ng idea sa tinatalakay kong paksa. In short, feel ko po ang presensya ng Diyos sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. I guess you too can have the same experience.
Nakakatulong po ng malaki ang maglaan ng quiet time. The more you do, the more you will feel His presence. Samantala, ilagay muna natin ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng Panginoon para sa ating obligatory prayer, ang Oratio Imperata. Isang dasal na ipinatutupad ng ating simbahan sa panahon ng matinding pangangailangan o krisis. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasang tumuklas ng lunas at paraan upang mahinto na ang pinsalang nagaganap. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay mabigyan ng husay at wastong malasakit. Itinataas rin namin ang mga nagdurusang may sakit nang makamtan nila muli ang mabuting kalusugan. Pag-ingatan mo rin ang mga frontliners. Samantala, pagkalooban mo ng kapayapaang walang hanggan para sa mga yumao na. Ganoon din sa biyayang magtulungan kami tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin at gisingin mo ang aming diwa ng pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo rin kami na sana wakasan mo na ang paglaganap ng nakapipinsalang mikrobyo at iadya mo kami sa lahat ng takot at kawalan ng pag-asa. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Napakinggan mo ang aming mga kahilingan sa panahon ng pangangailangan at ilayo mo kami sa lahat ng masama o malwalhati at pinagpalang birhing. Amen. Mahal na birhen na nagpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Narito ang ating theme song for this year mula kay Ginoong Barry Manilow. Nakapaloob sa aklat na ito ang dalawang sakramento na maaari nating i-consider bilang sipi ni San Agustin, and I quote, "The New Testament lies hidden in the Old, and the Old Testament is revealed in the New," close quote. Ang tinutukoy ko po ay ang sakramento ng kumpisal at ang banal na Eucharistia. At least para sa mga nais manuri outside of the New Testament, especially on the sacredness and inviolability of the sacraments. By presenting these pieces of reflections can help us also understand why God commanded the annihilation of the enemies of His chosen people, including women, children, and livestock, which King Saul took for granted and has resulted to his falling out from the grace of God. Ang kamatayan ni Saul ay isang nakakalungkot na trahedya. Pinili niyang magpakamatay sa halip na magpadakip ng buhay sa mga Pilisteo. Kahit papaano, may nasisilayan tayong kabayanihan
at pakikiramay sa huling yugto ng buhay ni Saul. That the warriors of Jabesh, Gilead, march all night to retrieve and bury the body of Saul in a decent and honorable manner is a testimony to the greatness of Saul, who inspired and commands such loyalty from his followers. Nang mabalitaan ito ni David, pinunit niya ang kanyang damit, gayon din ang ginawa ng mga kawal niya. Tumangis sila, nag-ayuno at nagluksa buong gabi, sapagkat si Saul at ang anak niyang si Jonathan at iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Dinamdam ng gusto ni David ang pagkamatay ng mag-ama. Dahil dito, umawit si David ng pagluluksa bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonathan. Banggitin ko lang ang ilang linya ng awit na mula sa talata 19 hanggang 27. And I quote, "Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan nang mabuwal ang magigiting mong kawal. Dapat itong ilihim, hindi ipaalam. Kung ito'y mababatid, tiyak na magdiriwang mga Pilisteyong hentil at mga magulang. Sandata ni Saul ay nadungisan, na dati-rating makintag, ngayon ay balot ng kalawang. Ang pana ni Jonathan nooy hindi nabibigo, ang kay Saul na sandata'y hindi na igugupo. Si Saul at si Jonathan ay ulirang mag-ama, sa buhay at kamatayan ay magkasama. Bilis nila'y higit sa agila, higit pa sa leon ang lakas nila. Sa pagpano mo, kapatid kong Jonathan, ako'y nagluluksa pagkat ikaw ay mahal ko. Ang pag-ibig na ukol mo sa aking pambihira, mahigit pa sa pag-ibig na babaeng minumutya." Close quote. Kaya't bagay na bagay ang awit ni Ginoong Martin Rivera na may pamagat na kahit isang saglit. Ang puso mo sa
Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng lesson number 21 ng Verbum Dei sa ating pagtatalakay ng ikalawang aklat ni Samuel. Ipinatluksa ni David ang pagkamatay ni Saul at ang kanyang anak na si Jonathan na matalik niyang kaibigan. Sa halip na magalit siya sa taong walang tigil sa pagtutugis sa kanya para patayin, bukod sa awit ni David na binasa ko kanina, ipinahayag rin ni David ang matinding kalungkutan sa kanyang mga salmo katulad ng Salmo 28 at 55 at marami pang iba. It shows that David's heart is for God's holiness and will. Perhaps more than anyone, David understood that we are to love our enemies and pray for those who persecute us. Matthew 5:44. And leave the act of vengeance to the Lord. Nasa Romans 12:19. Following the death of Saul, David becomes the king of Judah in Hebron. Hebron, by the way, goes a long way with a great and significant history behind it. They say, you go to Tel Aviv to play, to Jerusalem to pray, and to Hebron, to stay. Ang salitang Hebron ay nagmula sa Hebruanong Haber, na ang ibig sabihin ay kaibigan. The city's history has been linked with the Cave of Machpelah, which the patriarch Abraham purchased as a family tomb, Genesis chapter 23. It also became the burial place of Isaac, Jacob, and the matriarchs Sarah, Rebecca, and Leah. And according to Jewish tradition, even Adam and Eve. Muling pinahiran ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Juda. Samantala sa dakong hilaga naman ay pinamumunuan naman ni Isboshet na anak ni Saul sa tulong ni Abner na dating kanang kamay ni Saul. Si Isboshet ay naghari sa loob ng 2 taon, habang si David naman ang kinikilalang hari ng mga taga-Huda sa loob ng 7 taon at 6 buwan. Di nagtagal, nagkaroon ng alitan ng 2 kampo. Isang araw, nagpunta si Abner sa Gibeon kasama ang mga tauhan ni Isboshet. Sinalubong sila ni Joab na kasama naman ang mga tauhan ni David doon sa imbakan ng tubig sa Gibeon. Magkaharap ang 2 grupo at pagitan nila ang imbakan. Hinamon ni Abner si Joab sa na paglabanin ang kani-kanilang mga piling sundalo sa harapan nila para malaman kung sino ang magaling. Pumayag si Joab, 12 kontra sa 12 rin. Nagrambulan ang 2 panig hanggang sa matalo si Abner. Nag-umpisa lamang ito sa simpleng girian ng 2 pinuno na humantong sa isang madugong labanan na nagresulta sa pagkasawi ni Asahel na kapatid ni Joab at Abishai. Nang tipunin ni Joab ang mga tauhan niya, nalaman niyang bukod kay Asahel, 19 ang napatay sa kanila. Pero 360 ang napatay nila sa mga tauhan ni Abner. At ang lahat ng iyon ay mula sa lahi ni Benjamin na tribo ni Saul. Iyon ang naging mitya at simula ng mahabang labanan sa pagitan ng mga matatapat na tauhan ni Saul at ni David.
Lumakas ng lumakas ang grupo ni David habang ang pangkat ni Saul ay humina ng humina. Dahil nasa panig ni David ang Panginoon, pinintulutan ng Diyos na magkaroon ng hidwaan sina Ishbosheth at ang commander niyang si Abner. Naging dahilan ito ng dahan-dahang paglayo nito sa amo niya at pumaning kay David. Marami pang detalye ang nangyari sa mga pangunahing karakter katulad nila Abner, Joab, mga kapatid nito, mga naging asawa ni David. Subalit mas mahalaga ang may babahagi ikuna ang nabanggit kong mga nakatagong misteryo sa mga sakramento ng ating simbahan na ipinahihiwatig sa lumang tipan. Dumating ang panahon na naging hari si David ng buong Israel. Sa pangatlong pagkakataon, pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng bayang Israel. It was a public display for all to see. Hindi katulad noong kianoin siya ni Propeta Samuel sa bahay lang nila sa Bethlehem. Si David ay 30 taong gulang nang maging hari ng buong Israel. Tayo po ngayon ay tutuloy na sa Kabanata 6 kung saan mangyayari ang unang pagkakataon ng ating paghahambing sa kabanalan ng ating Eukaristiya. Muling tinipon ni David ang pinakamagagaling na sundalo ng Israel at umabot ito ng 30,000. Lumakad sila papuntang Baala na sakop ng Huda para kunin doon ang kaba ng tipan, kung saan naroon ang presensya ng Panginoon na may 2 kerubin na ginto sa ibabaw. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab sa burol at isinakay ito sa isang karitong hila ng mga baka. Sina Uza at Ahio na anak ni Abinadab ang umalalay sa kariton. Si Ahio ang nasa harapan at si Uza naman ang nasa huli. Buong kagalakan, nagdiwang sina David at ang bayang Israel habang hinihila ng mga baka ang karitong pinagpatungan ng kaban ng tipan. Sinamahan nila ng sayaw at masasayang awit, tugtog ng mga alpa, lira, tamburin at kastanyeta. Nang sumapit sila sa may diikan ni Nakon, natisod ang mga baka at nahawakan ni Uza ang kaba ng tipan para umalalay. Nagalit ang Panginoon kay Uza at doon mismo pinatay siya. Ikinagulat ni David ang kanyang nasaksihan. Hindi niya akalaing magagawa ng Diyos ang ganoong parusa kay Uza, na ang intensyon naman ay umalalay lamang. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon, ang lugar na yon ay tinatawag na Perez Uza, na ang ibig sabihin ay lubhang nagalit kay Uza. Well, bago po tayo magpatuloy, narito ang isang awit mula kay Gino, Paul Wilbur, na pinamagatang Let the Weight of Your Glory Fall. Yeah.
Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng lesson number 21 ng Verbum Dei sa ikalawang aklat ni Samuel. Ako pa rin ang inyong abanglingkod, si Kuya Alvarito po lamang, nasama sa inyo sa himpapawid tuwing Webes ng gabi mula alas 7 hanggang alas 8. Espirit, kabarkada, at kasama nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito sa DXGN 89.9 Spirit FM. At nasa Facebook na rin tayo. Why did God kill Uzzah? Was God being harsh and unkind, contrary to His being loving and merciful? This incident is an example of people disregarding God's instructions and doing what seems to be right in their own eyes. God had given clear instructions about how the Ark of the Covenant should be carried. Sa aklat ng Exodo, Kabanata 25, Talata 12 hanggang 15, mariin na ipinagbili ni Yahweh na gagawa kayo ng apat na argolyang ginto na ikakabit sa apat na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babulutin din niyo ito ng ginto. At sa mga argolya sa magkabila ng kaban, ikakabit upang maging pasanan ito sa balikat. At sa Deuteronomio, Kabanata 10, Talata 8, malinaw na sinabi ni Yahweh na inatasan niya ang mga Levita upang magbuhat ng kaban ng tipan. But not just any Levite, kundi yung tanging pinili lamang. Close quote. Tanong, nasunod ba ito?
Nagbigay pa naman ng babala si Yahweh sa aklat ng mga bilang, Kabanata 4, Talata 15. And I quote, "Kapag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito ay naibalot na nila Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito ay dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit huwag nilang hahawakan ang mga sagradong bagay, sapagkat mamamatay ang sinumang humawak nito." Close quote. Ito ang mga naatasang tungkulin sa mga anak ni Kohat tuwing ililipat ang kaban ng tipan. Ano ba ang nangyari? At tila bagang nalimutan nila Uza at David ang kahalagahan ng mga utos ng Diyos. Kung palalampasin ng Diyos ang kasalanan ng disobedience o pagsuway sa kanyang utos, edi nabaliwala rin ang unang kasalanan nila Eva at Adan na dahil sa pagsuway lamang sa iisang utos, na kompromiso ang sangkatauhan. Malay natin, kahit sa harapan ng mga Israelita, si Uza ay pinatay, subalit maaaring dinala siya ng Diyos sa langit, katulad ng ginawa ni Kristo kay Dimas na isang kawatan. Kaya paalala lamang sa ating mga minamahal kong kapatid, paulit-ulit kong sinasabi, huwag po tayong mangalawat o tumanggap ng banal na ustiya kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat dahil ikaw ay nasa state of mortal sin. Dahil ang banal na ustiyang tinatanggap natin ay hindi simbolo lamang, kundi tunay na katawan at dugo ni Kristo. Kaya nagbabala si San Pablo sa 1 Corinto, Kabanata 11 mula sa talata 27 hanggang 30, in I quote, "Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya satin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan pang namatay na." Close quote. A second century theologian, St. Ignatius of Antioch, referred to the Eucharist as the medicine of immortality. He merely summarizes the teaching of our Lord who said, "I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give for the life of the world is my flesh." Close quote. John chapter 6, verse 51. But as we know it from our experience, sometimes the medicines with the strongest healing effects can be the medicines which are most easily abused. That is why strong medicines come with serious warning labels, and the Eucharist is no different. Dapat kasi hindi natin kine-question ang mga utos ni Lord. Always bear in mind na ang Diyos ay pag-ibig. He sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ, so that all may have eternal life. God wills everyone to be saved. Ito ay nasa 1 Timoteo 2:4. And He does not want anyone to be destroyed. 2 Pedro 3:9. Ang ibig sabihin nito ay, mamamatay rin naman tayo pagdating ng oras. Subalit, immortal ang kaluluwa natin at yun ang dapat nating alagaan. Ang muling pagkabuhay sa piling ng Diyos. San Juan, Kabanata 6, Talata 54. Ganun rin siguro ang nararanasan nating pandemya ngayon. Nais lang ng Diyos na ipadama ang kanyang walang kapantay na pag-ibig. At pinahihintulutan niyang isakripisyo ang buhay ng ilan
lalo na't mga tumutulong na iahon ang nahihirapan. At posibleng ang mga pumanaw na ay nauna lang na makarating sa langit. Kailanman ay dapat na maging mapanatag ang kalooban natin sa Panginoon. When we begin to use our own reasoning and start minimizing His instructions, the consequences will be serious. Proverbs 3, verses 5 to 7 says, and I quote, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes." Close quote. Even though our actions may be well-intentioned, the outcome may be serious if our decisions are contrary to God's commands. Proverbs 14:12 says, "There is a way that seems right to a man, but its end leads to death." Close quote. Tayo po ngayon ay tutuloy na sa ikalawang paksan, naglalarawan ng sakramento ng kumbisal. Ito po ay ipapaliwanag natin sa relasyong David at Bathsheba sa Kabanata 11. Ang relasyong David at Bathsheba ay maituturing natin bilang isa sa mga pinakasikat na kwento sa larangan ng buong panitikan. Hindi lang yan, ito ang paksang laging binabalik-balikan ng mga mangangaral dahil sa yaman ng mga mensaheng moral o patungkol sa tamang asal ng isang taong may kapangyarihan. Nang sumapit ang tagsibol sa panahon na karaniwang nakikipagdigmaan ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Subalit si David ay nagpaiwan sa palasyo na walang ginagawa. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubunga ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon ay nakita niyang may isang napakagandang babaeng naliligo. At siya ay si Bathsheba, na asawa ni Urias na isang Heteo. Ayon sa mga matatanda, and I quote, "The favorite playground of the devil is an idle mind." Close quote. Well, bago po tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang awit na angkop sa ating paksa. The song is entitled, "A Decided Mind." When you're all alone and no one's watching you, does it matter? Then you wonder what I do. Can I stay and go wherever as I please? Can I let into my heart vain thoughts like these? Youthful lust will tempt you as life's way you go, and it takes a fearsome battle to say no. With God's power and a firm decided mind, you the joy of victory will surely find. Your decided mind keeps the world outside, just like Joseph with determination say, "Oh dear God, how can I sin? Let this evil end. From such wickedness I'll always flee away." From your early youth become a warrior true. When temptations come, resist, He'll strengthen you. Jesus lives and intercedes for you each day, and with Him beside you, victory you'll gain. He who overcomes, God's promises will gain.
in God's temple as a pillar, he'll remain. Filled with joy and happiness, you'll surely be. Soon with Jesus you will reign eternally. Your decided mind keeps the world outside, just like Joseph with determination say. Oh dear God, how can I sin? Let this evil end. From such wickedness I'll always flee away. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat at huling bahagi na ng lesson number 21 ng Verbum Dei sa pagtatapos ng ikalawang aklat ni Samuel. Please don't forget, tayo po ay nasa Facebook na ngayon. Ipersundo ni David si Bathsheba at bilang hari, ang utos ay hindi nababali. Iba na talaga kapag nasa iyo na ang lahat. Kayamanan, pangyarihan at katanyagan. Madalas nababalitaan natin ang mga ganoong personalidad ay may downside rin. Many of them lived secluded or in solitude. Para kang naka-quarantine na wala namang pandemya. Some even died early. Si Elvis namatay sa edad na 42. Si Princess Diana, 36. Bruce Lee, 32. Michael Jackson, at the age of 50. James Dean, 24. Marilyn Monroe, 36. Sorry sa mga millennials ha, kaya maaaring hindi nyo naabutan sila. In short, nabuntis ni David si Bathsheba at dahil nais niyang pagtakpan ang kasalanan ng pangangalo niya, ang mga susunod na hagbangin niya ay humantong pa sa mas malalang kasalanan. Kanya talaga kapag hindi mo nilapatan ng karampatang lunas ang isang kasalanan, lalala ang sitwasyon na parang sakit na gangrene. Ito ay kakalat sa ibang parte ng katawan. Kaya nasabi ni Kristo Jesus sa kanyang mga disipulo, and I quote, "Kung ang inyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang magkaroon ng buhay na walang hanggan kahit putol ang mga ito kaysa kumpleto ang iyong kamay at paa kung mapupunta ka lang sa impyerno. Ganun rin, kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata at itapon ka sa apoy ng impyerno." San Mateo 18:8-9. E di inutusan kaagad ni David si Howard na papuntahin sa kanya si Urias. At nang tumating ito, pinauwi niya kaagad sa kanila para sipingan ang asawa. Ngunit hindi tumuli si Urias sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa mitabi ng palasyo kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, "Hindi ba't kararating mo lang galing sa mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi?" Sumagot siya, "Ang kaba ng tipan at ang mga kawal natin ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang pinunong si Howab kasama ang mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban na ako'y uuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa."
Kinabukasan, inanyayahan naman ni David na kumain siya sa palasyo at nilasing pa ito. Subalit hindi rin nagpadala si Urias na umuwis kanilang bahay. Kahit nabuo na sa isipan ng hari ang kahuli-hulihang plano. Ang malaging at karimari-mari na pagpapapatay kay Urias sa kamay ng mga kaaway. Ang tangkang pagtagpan ni David ang kanyang mga kasalanan ay sinuklian ng kabutihan ni Urias na tapat sa utos ng Diyos at tungkulin niya bilang isang kawal. Alam ng Diyos ang lahat, kaya't pinapunta niya si Propeta Nathan kay David. Inumpisahan ni Nathan sa pamamagitan ng isang talinghaga, and I quote, "Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa ay dukha. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya ito parang anak. Minsan, nagkaroon ng panauhin ang mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang lalaki ang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin." Napasigaw sa galit si David. "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangan magbayad siya ng 4 beses sa kanyang ginawa. Sapagkat inapi niya ang isang dukha." Sinabi agad ni Nathan kay David, "Ikaw ang lalaking iyon. Ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel." My quote, "Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito, ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi pa rin ni Yahweh, "Pag-aawain ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit sa tanghaling tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayagan kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ay mamamatay." Friends, the sacrament of confession comprises the actions of the penitent in presenting himself to the priest and accusing himself of his sins, and the actions of the priest in pronouncing absolution and imposing satisfaction. This whole procedure is called tribunal of penance because it is a judicial process in which the penitent is at once the accuser, the person accused, and the witness, while the priest announces judgment and sentence. The grace conferred is deliverance from the guilt of sin, and in the case of mortal sin, from its eternal punishment. Hence, also reconciliation with God, which is called justification. Finally, the confession is made not in the secrecy of the penitent's heart, nor to a layman as friend and advocate, nor to a representative of human authority, but to a duly
ordained priest with requisite jurisdiction and with the power of the keys, that is, the power to forgive sins which Christ granted to His church. Malinaw po ang naging elemento ng isang tribunal sa kaso ni David at ni Propeta Nathan. Abangan na lang natin sa susunod na aralin dahil tapos na tayo sa oras. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.